Nagsimula ang lahat ng ito nang ako ay biglang nakaramdam ng panghihina at manlalambot ng aking buong katawan. Dito nagsimula ang pandemic. Isang araw, habang ako po ay nagtatrabaho, nakaramdam ako ng pananakit sa aking tagiliran at panghihina sa aking katawan. Mga ilang linggo ko din po yung ininda. Pagigising ko isang araw, di na po ako makabangon dahil hindi ako makatulog buong magdamag. At iba na ang aking nararamdaman. Masakit na po ang aking binti at malakang hindi na po ako noon mapakali. Tapos po noon, kinabukasan po araw ng Linggo, nagpa-check up kami sa hospital. Kinuhalan ako ng dugo at pinaihi ako. Ilang boteng tubig na po ang naiinom ko, pero hindi pa rin ako maihi. Hindi rin po ako noon makadumi. Minamanas na po ako noon. At nang araw ding ng Linggo na yon, hindi na ako mapakali na may para bang may kulang sa akin. Balisang balisa ako at hindi ako makapagsalita ng maayos. At masakit ang binti ko. Uminom ako ng gamot at doon lang ako nakaidlip. Ang hindi ko alam, nagsisisyon na pala ako noon. Kaya isinugod na ako sa hospital. Nalaman ko na lang na ang creatinine ko ay napakataas na pala. Umabot na ng 1,600. At kailangan na raw po akong i-dialysis. Kasi nalalaso na ang dugo ko at kapag umakyat na sa utak ko, posibleng ikamatay ko na. Sa National Kidney Avenue ako tinala para sa emergency dialysis. Ilang beses akong inatake doon at nagsisira ako ng paulit-ulit kaya lahat ng kailangan test pinagawa sa akin. Dito ko nalalaman ngayon na ako pala may chronic kidney disease at stage 5 na. Ako po ay sinabihan habang buhay na daw po ang aking pagdadialysis. Sobra akong nalungkot at nanghina ang loob ko noon. Pero nandyan ang pamilya ko at mga anak ko na para suportahan at alagaan ako, kaya lumakas din ang loob ko na magpagaling. Ngayon, may pisan akong member ng isang food supplement na ang tawag daw ay Theobroma. Pininom niya ito sa akin ng araw ding iyon kahit na sa ospital pa ako. Binigyan niya ako ng 10 bote at inumin ko daw yon kasi sobrang bisa nga daw yon. Kaya na makainom ako noon, isang bote pa lang. Bigla akong pinagpawisan at napakarami at nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Biglang sumakit ang tiyan ko, sabi ko sa anak ko, nadudumi ako. Nakakateter pa ako noon kasi minumonitor pa ang ihi ko noon bawat araw. Nang makadumi ako, gumaan pakiramdam ko, parang may natanggal at na nakabara. Parang akong lumakas ng bigla. Para na rin akong nakaihi. Yung bag ng ihi ko, napupuno ko na yon sa buong maghapon. Hanggang sa bumuti na ang pakiramdam ko, kaya nakalabas kami ng hospital. Nung makalabas na po kami ng hospital, naghanap po kami agad ng center para doon lamang ipagpatuloy ang aking pagdadialysis. Habang nagdadialysis ako, patuloy pa din ang pag-inom ko ng Theobroma. Hanggang makalipas ang isang buwan na tuloy ng pag-inom ko ng Theobroma, nagpa-laboratory na ulo ko at nagulat kami sa resulta ng creatinine ko. Dating 1.6, naging 395 na lang. Thank God sa lahat ng aking laboratory result. Magaganda ang hemoglobin ko. Normal sa lahat at pati BP ko, normal na din. Sa kaso ni Ma'am Carlota Dagle, malaki ang naging epekto ng Theobroma Cacao sa kanyang kondisyon dahil sa diuretic effect o benepisyo na hatid ng Theobroma Cacao. Ito kasi ang nag-stimulate ng urination. Ito yung dahilan para dumami ang paglabas ng ihi niya. At dahil dito, madaling napababa ang creatinine level at naibalik sa normal na level ang hemoglobin ni Ma'am Carlota Dagle. Ang flavanose mula sa Theobroma Cacao ang tumutulong upang makumpuni ang sirang kidney para mapanumbalik ang kidney sa normal nitong function. Apektado kasi ang pagtaas ng blood pressure sa pagtaas ng level ng creatinine.
Kaya kung titingnan natin ang resulta ng pagnormal ng creatinine ni Ma'am Carlota Dagle, naging daan ito upang mabalanse ang lahat ng kanyang blood chemistry result, kasama na dito ang pagnormal ng kanyang hemoglobin. Dahil sa iron, folic acid, and vitamin B12 na tinataglay ng Theobroma cacao. So yung sinasabi mo ang creatinine, blood chemistry nag-normalize, totoo po yan. It's a very powerful antioxidant. Actually, it's a major dietary antioxidant. The Theobroma cacao, pag tinik ng pasyente, okay? It's more of diet na din, functional food that affects every organs of the body at merong effect. Meron siyang medicinal capability. Meron siyang pharmacological capacity. Why will I say that? Nabanggit ko na yung ano yung polyphenols, right? Sobra pong ganda nung polyphenols na yan. It is a powerful antioxidant po. So ano yung meron dun sa Theobroma cacao? Bakit yung pag-ihi niya ay umokay? Bakit yung blood pressure niya parang hindi na tumataas? Common denominator is dapat maganda yung blood flow. Hindi mataas yung pressure. That's the reason why you have hypertension, kasi yung blood vessel mo, mataas yung pressure. Ngayon, yung tea cacao can actually cause vasodilatation. It has that power to do that. At aral po yan. It dilates the blood vessels. Why? Because of the methylxanthin called the theobromine. Nakuha. It has that capacity to dilate the blood vessels. Why? Because it inhibits the phosphodiesterase. If it inhibits the phosphodiesterase, it can actually relax the smooth muscle of the blood vessel. Nag-relax yung blood vessel. Kasi yan, mas maganda yung daloy ng dugo. Remember, importante po for any part of your body to function ay maganda yung daloy ng dugo. Katulad ng gusto mo magwiwi, kailangan ng good flow dyan. Your blood circulation is good. Tama? Any part of your body. Ang puso, para tumibok ng tama, dapat good flow. Right? So what the tea cacao will do is, it actually inhibits the phosphodiesterase. So there's a better blood flow. Kasi na-relax nga ang smooth muscle ng blood vessel. Pag nag-relax po ang smooth muscle ng blood vessel, mas maganda ang daloy ng dugo. Kaya ang laking pasalamat ko sa Theobroma kasi ito ang talagang ginamit ng Panginoon na makatulong sa akin. Ngayon po, 4 na buwan na po akong stop sa pagdadialysis. At inalis na rin po ang tubo sa leg ko. Sobrang saya ko po sa pangyayari ng buhay ko ngayon. Alam na alam kong maganda na talaga ang sirkulasyon ng dugo ko. Kaya sa inyo, Theobroma, maraming salamat po talaga.